Hey, what's up mga sir? Para sa ating balitang basketball game recap, Utah Jazz panalo kontra sa LA Clippers. Pero partida, kasi wala si na Paul George at Kawhi Leonard dahil meron itong injury mga sir. Pero kung panalo lang din naman ang pag-uusapan, well, hindi ka bibiguin ng Utah Jazz. Dahil sa 20 games ay isang beses lang ito natalo at nag-improve sa record na 24 wins and 5 losses mga sir. And so far, number 1 sila sa West ngayon. Nagpakita ng solid na performance itong si Donovan Mitchell na mayroong 24 points at ang malupit, tumala si Rudy Gobert ng 23 points at 20 rebounds mga sir. At magpapahuli ba naman itong si Jordan Clarkson na tumala ng 18 points. Sa panalong ito ng Utah Jazz ay mayroong usap-usapan na bakit wala sa MVP talks itong si Donovan Mitchell na kung babatayan lang naman din ng numero ay kaya niyang magkipagsabayan sa mga MVP candidates tulad ni LeBron, Jokic at ni Embiid. Pero ang sigurado mga sir, itong si Jordan Clarkson ay parang masusungkit ang Sixth Man of the Year dahil sa mahusay na performance na ipinapakita nito sa mga nakaraang laro nila. At hindi basta-basta double-double lang ang ipinamalas ni Rudy Gobert mga sir. Imagine 20 rebounds ang kanyang kinamada sa ibaba. At malaking bagay ito para sa second chance points mga sir. At sa ibang balita, kamanga-mangha ang ipinakita ng Warriors kontra sa Miami Heat. Akalain mo naman, tinambakan ng Miami Heat ang Warriors at sa 6-minute mark nga ng 4th quarter ay nasa 16 points ang tambak nila. Pero walang imposible sa Warriors at kay Stephen Curry. Akalain mo, natay nila ang laro at nag-overtime pa. Kahit wala si Draymond Green, ito the risk naman itong si Kent Bazemore na nagtala lamang ng 26 points at 8 rebounds para pangunahan ang kanyang mga teammates. At sumunod naman sa Stephen Curry na nagpamalas at tumala ng 25 points, 11 assists at 7 rebounds. At si Kelly Oubre Jr. at Andrew Wiggins na may parehong 23 points at 8 rebounds mga sir. At sa Miami Heat nagtala si Butler ng 13 points, 12 rebounds at 11 assists. Panalo ang Warriors 120-112 mga sir. At Washington Wizards tinalo ang Denver Nuggets mga sir. Akalain mo naman, tinalo nila ang one of the best team sa NBA, ang Denver Nuggets. Nagkaroon si Russell Westbrook ng 12 points, 13 rebounds at 12 assists mga sir. Triple-double naman para kay Russell Westbrook. At itong si Davis Bertans na nagkaroon ng 35 points at siyam na 3-pointer mga sir. At merong 82% field goal, grabe ang taas. At sa kabila mga sir, tumala ng 35 points itong si Javal Murray at 33 points naman itong si Nikola Jokic. At kung baka magtatanong kayo kung ano ang naiambag ni Bradley Beal, syempre, siya lang din naman ang nakapasok ng mga game-winning free throws sa mga natitirang segundo sa fourth quarter. Ito na ang tatlong pagkasunod-sunod na panalo ng Washington Wizard at para sa akin, nakakagulat yon. Maraming salamat sa panunood mga sir.